Hello mga Hero Besh, it's me again, your Ate Yuri. Hello. At kung bago ka rito, please subscribe and click your notification bell para po lagi kayo updated sa mga bagong videos natin. And thank you so much! At narito rin ako ngayon, ito pa rin ang outfit ko. Kasi one day ko lang siya tinake. Kasi siya nga, syempre, para yung oras natin is maano natin. Kasi hindi ko alam kung kailan uli ako magkaka-free time. Kaya talagang pinulpak ko na siya. So, ito, ano ba ang update ni Ate Yuri? Kasi marami talaga noon pa. Maraming nagtatanong kung ito nga yung ano ni Ina Carino. Hi Ina, totoo po ba pag babae, mahirap makakuha ng employer? So, sasagutin natin yan sa pagbabalik ni Ate Sorry, it's DJ. So, dahil sa tanong ni Ina Carino at ng iba pa nating mga ka-Yurebesh, ngayon ko lang talaga siya na pag-anuhan ulit. Kasi maraming nagre-request nito, pero kasi naisip ko, siguro time na talaga to kasi nga maraming mga kababaihan na tulad ko na talagang nagme-message sila at nahihirapan na akong mag-comment. At ito, isa to sa mga tanong ninyo. Yung tanong ni Ina Carino, totoo po bang pagbabae, mahirap makakuha ng employer? So, ito na yon. Ang totoo po niyan talaga, ang mga lalaki, talagang mas mabilis silang makaalis kaysa sa ating mga babae. May mga time din naman na may nasuswertehan na, kasi hindi talaga pare-parehas eh, pero kadalasan, ang babae, matagal ang ano niya, ang selection, ang matagal siyang ma-select. Pero, katulad ng mga ibang kaklasiko, ano sila, madali silang nakuha. Kumbaga, kapag ka-exam nila mga ilang months lang, nakaalis talaga sila, promise. Pero ako kasi, umabot ako ng isang taon. Tapos si Jewel, hi Jewel, umabot siya ng two years na siya. Ibig sabihin na, expired na yun. Tapos, nag-renew siya. Tapos, mga ilang buwan pa, yung nga, muntik na siya mag 2 years. Sila girly, yun, mga kaklasiko yun, bago sila nakuha, napunta dito. Kumbaga, ganun katagal kapag babae. Pero hindi nga lahat ha. Kumbaga, may mga siniswerte na mabilis lang. Katulad din ng mga ibang kaklasiko, katulad nila Ali, nila Rowena, nasi-select sila agad kahit hindi nun selection. Oo, tama. Hindi massive selection, tinatama ko. Kahit hindi siya massive selection kasi yung HRD, nagse-select po sila at may nakakalis po. Kaso hindi lang natin alam syempre kung sino-sino sila. Hindi ko lang kaano, syempre kung di naman natin maano yun kung sino-sino sila, pero yun yung sabi po sa POEA, na may nasi-select talaga kahit hindi massive selection. Kaso nga lang, syempre, pag massive selection, maramihan ang selection. So, yun na yung marami talaga. Yung inaabangan ng mga nakapasa, yung massive selection, kasi malaki yung posibilidad na masama sila doon. So, mabalik tayo doon sa tanong. Talagang, comment nga saan, minsan yung isa sa mga ka-Eurovesh natin. Sabi niya, Ate Yuri, ang layo mo na sa topic mo. Sorry, kasi ako, nakikarried away ako. Ganun, kasi parang feeling ko, kausap ko lang talaga kayo. Tsaka ito talaga ako madaldal. Sorry pero nahaaliw ako sa inyo, promise. So Ina, ito na ang sagot sa iyong mga katanungan at sa mga ka-Eurovesh natin na kababaihan. Ang totoo po niyan, puro ang totoo kasi talaga sinasabi ko totoo lang. Kung ano lang yung pagkakaalam ko talaga at yung naano natin sa POEA, ito yung sabi. Nung time ko na nag-ano, at ngayon naman na nagtanong ako, ganito pa rin daw naman. Sa akin naman, yung sinabi sa amin sa POS. Sa POS yun. Third, sa POEA. Sino bang natanong? Kung di ko na siya maalala eh. Pero ito sa POEA talaga ang sabi. Ang chance nating mga babae is 30% lang po talaga. 30%. So, ang nandito ng 70% sa pang mga kalalakihan na yun. Kasi ito yun guys eh. Ito yung mga ka-Eurovesh ko eh. Sa ating mga kababaihan, oo, 30% lang talaga tayo. Inamin naman yun talaga na 30% lang yung chance nating makuha. Pero kasi ito yun eh. Kumbaga, nandyan ka na eh, di ba? Kung mag-aaral ka ng Hangul, pwede mo naman yung magamit. Halimbawa, natutunan mo siya. Kumbaga, decidido ka na pumunta dito at inaral mo yung Hangul. At natutunan mo naman. So, halimbawa, hindi ka matuloy dito, hindi mo naman yung kawalan. Kumbaga, karagdagan mo pa yun. Kumbaga, pwede mo pa yung maging sa sarili mo na marunong ka nun. O kung hindi naman kung may chance na mapunta ka dito as a tourist, o diba, magagamit mo yun.
At saka kasi kung yung itatry mo dito kasi nga, syempre, hindi ko naman ay sorry. Syempre, hindi ko naman kayo masisisi na, naku, 30% lang naman pala yung chance nating mga kababaihan, mga kayurebesh ko. Huwag na tayong tumuloy, parang ganun, di ba yung nasa isip natin? Ito na lang yung isipin ninyo. Kung ako at yung mga kaklasiko na nandito na, is nagpadala dyan sa negative na 30% lang naman pala. 30% na lang naman pala, so huwag na tumuloy. Eh, hindi po ako mapupunta dito. At yung mga kaklasiko, yung mga kaibigan ko na nandito na, nakatulad nila Shani, nila Jewel, nila Ali, nila Joanna, Sumera, hi, lolo, mga klasiko sila na nandito na, but marami pa rin naman mga kababaihan, yung mga naging vloggers din, nakatulad ko, di ba, nakita. O yung makikita nyo na may mga babae din na nase-select din naman talaga. Kasi ito yun eh, kung yung sa loto nga, di ba, ang sabi sa ano dyan, yung sa survey, ang chance mo lang talagang manalo dyan sa atin sa Pinas, sa loto, is negative, negative pa. Hindi, kumbaga hindi umabot ng zero eh, negative. Ang chance mong manalo. Yun yung sabi nila, ha? Negative. O sabi na natin, sige, meron ka ng 1% para manalo. Para manalo ng loto. Bibigyan na kita ng 1%. Pero kasi ang sabi sa survey, negative. Ang chance mong manalo. Pero dahil sa siyempre, tumataya ka eh. Kung tumataya, kung sino pa tumataya ng loto dyan? Ako, tumataya ako. Promise, tumataya kami mag-asawa dyan. Ako, sa loto. So, yun na nga eh, di ba? Kung makikita nyo yung lotohan, ang daming nakapila, nakahilera. Bakit? Kasi umaasa sila na baka one day, isang araw, sa 1% na yon o sa negative na yon, eh tumama sila. Diba? So out of 100%, 1% lang ang chance nila na binigay natin. Kasi ang sabi sa survey is negative lang. Negative. Kumbaga kung ano, suntok sa buwan kung mananalo ka sa loto. Diba? Parang ganun. Pero what more pa dito, diba mga kababaihan namin? mga kayuribesh ko na babaeng katulad ko. What more pa dito na 30% ang chance natin na ma-select dito, 'di ba? Pero ito lang nga ang sasabihin ko sa inyo na habang tina-try niyo to na nag-aaral kayo ng Hangul, is maghanap po kayo ng pagkakakitaan niyo habang na umaasa kayo dito. Wag niyo kasi ayoko na magbigay ng false hope sa inyo na ibibigay niyo lahat ng oras niyo dito o ibibigay niyo lahat dito. Kasi nga ito yung realidad kapag ka babae. Pag na, yung nga, matagal ang process, bukod sa matagal ang process, syempre kahit sa lalaki, natatagalan din yan minsan, yung process. Pero karamihan po kasi sa kababaihan, matagal ang process. Ako tulad ko, parang 6 months yung process, tapos naghintay ako 1 year. So halos 1.5 years akong naghintay. Parang ganun. Pero kung hindi ako umasa, kung hindi ako nag-aral, eh wala ako ngayon dito. Diba? So yun na lang mga kayurebesh. Yun yung totoo doon sa ating mga kababaihan. Totoong hindi tayo ganun kaselek-selek. Kasi nga, syempre, yung mga employer, mas gusto nila yung mga kalalakihan. Bakit kamo? Kasi yung mga kalalakihan dito, marami silang mga pwedeng gawin na yung mga trabaho ng babae, pwede nilang gawin. Tayo kasi, limited tayong mga babae. Although, syempre, hindi ko maninano na mahina tayo. Syempre, malakas din tayo, no? Pero hindi natin kayang buhatin yung mga binubuhat nila. Parang ganun. O kung, syempre, yung iba, kailangan dito kasi minsan marunong ka mag-forklift. Ewan ko kung may pinapatray na babaeng mag-drive ng forklift. Tama ba ako, forklift? Forklift. Basta yun. O, kaya ano, mas talaga yung lalaki. Kaya kung may kakalala kayong kalalakihan dyan na pwede namang mag-apply dito, ipasubukan nyo to. Kasi po, malaking bagay ang makapunta rito. Pero, syempre, lagi pa rin po tayong hihingi ng guide kay Daddy God. Kasi syempre, kung wala siya, parang mahirap ang lahat. Totoo. O kasi ako, hindi na ako umaasa eh. Pero nandyan. Pero kasi ako, syempre, diba, sa tagal talaga nagpe-pray lang ako. Sabi ko, kung pagkakaloob niya, thank you. Pero kung hindi, syempre masakit sa loob, pero thank you pa rin. Ayun yun, kaya sana huwag kayong magre-resign at humanap kayo ng iba pang pagkakabuhayan habang nag-apply dito sa Korea. Sa ating mga kababaihan, sa mga kayuribesh ko na kababaihan, syempre magaganda yan. Hi! Katulad ni Ate Yuri! Huwag akala mo maganda ako. Hindi, pag mga kayuribesh ko, kung di guwapo yan, magaganda yan. Syempre, I love you guys. Isubukan natin. Oh. Sana subukan nyo. Kasi, kapag nagpadala tayo sa negative, walang mangyayari sa buhay natin. Totoo, kahit saan naman, di ba? Kahit sa negosyo,
kahit saang anong oportunidad, kapag inunahan ka ng negative, wala na. Kasi nga, syempre, maraming sasabihin sa'yo, ay, naku, hindi ka maseselect dyan. Ang hirap, dadaan ka sa butas ng karayom. Although, meron naman talagang katunayan, ano yun na, katotohanan na dadaan ka sa butas ng karayom. Tinakot. Pero hindi kasi. Medyo matagal kasi yung process, kaya parang hirap, di ba? Tapos may exam, may skill test. Pero kapag naman na-survive mo yun, ang sarap sa pakiramdam. So, sana mga kayurebesh, kahit babae ka man o lalaki, itry mo. Huwag kang sumuko. Kaya mo yan. Lagi ko ang sinasabi sa inyo, when you believe, maniwala ka. At kapag naniwala ka, pray for it. Ipanalangin mo yan kay Daddy God, syempre. Para kung come what may, kung matuloy ka man o hindi, kapag will ni God, napakaganda. Promise, so, kapag si Daddy God ang nagbigay sa'yo, walang negative. Laging para sa best for you. Mm-hmm. And do it. Do it, syempre. Walang mangyayari kung pray ka lang ng pray or hope ka lang ng hope. Kasi syempre, kailangan mag-aral ka kahit na pailan-ilan. Mag-aral ka para rin yan, subukan mo. Subukan mo mag-apply. Syempre, kung hindi ka gagalaw, alam mangyayari. Diba? So, sana nasagot ko yung katanungan mo. Ina ka rin nyo. Kung totoo po bang pagbabae mahirap makuha ng employers? Oo. Medyo may kahirapan kasi nga 30% lang. Pero kailangan nating subukan para sa sarili natin, para sa pamilya natin, para sa mahal natin sa buhay, at para rin sa mga kaibigan natin at sa kapwa natin, syempre. Yun nga yung sinasabi ko sa anak ko, kailangan natin maging mayaman kasi marami tayong kailangan tulungan. Syempre, family first, then the others. Oh, kasi syempre, di ba, anong ibibigay mo kung wala ka naman? Yun yung sinasabi ko lagi sa kanya. So, sana hindi kayo naguluhan. Ang gulo mo ba? Pero kasi gusto ko lang talaga kayong subukan na magpunta dito. Sana makapunta kayo dito. At kung papala rin, sana magkaroon tayo ng chance na magkita-kita. So, sana nabigyan ko kayo ng pag-asa. Kahit sa 30% lang sa ating mga kababaihan, itry nyo po. So, yun lang po. At maraming salamat. At lagi kong sasabihin, at hindi ko po makakalimutan, when you believe, pray for you.